Tips naman ni, ayaw niya tumigil kaka-breastfeed sa akin. Alam niyo kapag tumatagal ang breastfeeding, isa ito sa mga nagiging problema ng nanay na gusto nang tumigil sa pagpapasuso. Intindihin natin, hindi madali ang pagpapa-breastfeed. Maraming sacrifices na kailangan gawin, pasensya, effort, and puyat. Ngayon, may mga times na talaga na gusto mo nang itigil ito. Either masakit na, pagod ka na, gusto mong gumraduate sa puyat, iba-iba talaga kaya hindi po natin sila ma-judge kung talagang ayaw na nila magpa-breastfeed. Ngayon, mami, tuturuan kita kung paano mo mawi-win or matitigil pa unti-unti ang pagpapasuso mo kay baby. And totally, matigil nyo na ang breastfeeding journey. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa iyo, mami, na ang winning process is up to you, mami, and to your baby. Dapat talaga magkasundo kayo sa pag-win or pagtigil ng breastfeeding. Mararamdaman mo yan, mami. Mararamdaman mo na para bang okay na kay baby na i-let go ang breastfeeding. May mga cues na ibinibigay ang mga babies natin na okay na sa kanila na kahit hindi na sila dumede. Pero isa-isayin pa rin natin yung mga tips paano mo maititigil ang breastfeeding mo. Maganda sana, mami, kung nasabi mo rin yung age na ibibigay para mas specific din yung ibibigay ko sa iyong mga tips. For now, in general na lang muna tayo, ha? Number one, and this is the number one rule, kailangan ng winning process po is nangyayari siya gradually. Hindi siya biglaan. Dahan-dahan mo siyang i-win. Pwedeng umabot siya ng weeks, ng months, or even 4 months ang winning process nyo, but it should be gradually. Para hindi mabigla si baby na i-win mo na talaga siya or i-stop mo na yung breastfeeding. At para hindi rin mabigla yung body mo na kailangan mo nang itigil ang breastfeeding. Kasi syempre may mga side effect yan para sa atin, sa suso natin. Like possible mag-clog yung mga milk ducts mo, feeling of fullness dahil nga madami kang breast milk pero hindi naman nadedede. Yung mga ganon. So it should be gradual para maiwasan natin yung mga sudden side effect. Number two po is we start substituting one feeding. For example, may time in a day na yun yung oras mo para padedehin si baby. Instead, i-substitute mo siya ng food. Busugin mo siya sa food instead of your breast milk. Kasama din siya sa winning process para hindi na siya laging nakadepende sa dede kapag nagugutom or kapag nagpapaantok or kapag naboborn. I-substitute mo siya ng food. Yun yung ibigay mo sa kanya instead of your breast milk. Number 3, tulad nga ng sabi ko kanina, is follow your baby's cues. Alamin mo kung kaya niya na bang i-let go yung breastfeeding. Number 1, kumakain na ba siya ng mga complementary food? Kasi yun, pwede mo siyang i-offer. Number 2, nalipat mo na ba siya sa bottle feeding? Kung hindi man, siya ba ay umiinom na ng tubig? Number 4, malakas na ba siya kumain? Hindi na ba niya hinahanak madalas yung breast milk? Kumbaga pang patulog niya na lang or if bored siya? Yung mga ganong baby's cues, may chance na pwede mo nang i-start yung winning process sa iyong breastfeeding. Number 4, set your schedule for winning. Mag-schedule ka na lang kung kailan mo na lang siya papadedehin. For example, at night kapag matutulog siya, kumaga parang papatulog niya na lang yung breastfeeding. Depende sa iyo, mami, basta mag-schedule ka kung kailan yung time of winning and kailan mo lang siya papadedehin. Basta ilimit mo na yung schedule mo ng pagpapasuso. In that way, medyo masasanay na si baby na hindi na siya dede ng dede sa iyo. Number 5, consider letting your little one to lead. To lead kung kailan kayo mag-win at kung kailan siya didede. Don't offer breastfeeding and don't refuse breastfeeding kapag gusto niyang dumede. Kasi kailangan ma-meet pa rin natin yung baby's need. Kung gusto niyang dumede sa mga oras na yon because sleepy na siya or gusto niya ng comfort, don't refuse. It's part of the winning process. Kailangan si baby pa rin masusunod. Kasi syempre, needs niya yan eh, pero tinatanggal natin. Kaya nga kailangan gradual yung process of winning. And lastly po, provide physical comfort pa rin, mami. Kasi alam niyo naman, ang breastfeeding, may skin-to-skin contact yan. Ano talaga yung feeling na comfortable sila, feeling nila safe sila with mom. Kaya kasama sa winning process is always provide physical connections. Pwede kayong mag-hugging, cuddling, basta you need to provide physical comfort pa rin. Para at least yun, hindi mawawala. Makakapagbigay ka pa rin ng comfort and feeling safe pa rin si baby sa'yo. Again, winning process of breastfeeding should be gradual. Planuhin mo. So yun lang, mami. I hope nakatulong itong video na to at magamit mo sa iyong winning process. So again, thank you everyone for watching my video. Bye!